ngayon, mga mahal naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Dalubhasa sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Huwag kayong mag-alala. Gagamutin ko ang matandang yan. Papatakan ko lang ng OBB o Oral Virus Vaccine. Anong nangyari sa akin? Anong nangyari? Napatakan na ng bakuna ang namigay. Gumaling na agad yung matanda. Tignan nyo. Oo, ganyan kabisa ang naraming gamot. Lahat ng may karamdaman ay gagamutin ang gamot na ito. Wala pa ito sa bansang Pilipinas. At galing ito sa bansang Aliman. Ganun ba? Patagan niya rin naman! Patagan niya rin naman! Sige na, sige na! Siguro! Nakarayan ka! Patagan niya ka! Eko rin! Magkakang bayad yan! Magkabayad ako! O sige, pumila lang kayo! Kila! Pero huwag niyong kalimutan ang ibabayad ninyo. Kailangang magbayad muna kayo bago namin kayo patagan ng gabot na ito. O sige, pumila kayo! Pare Adong, tingnan mo, nalikom nating pera sa araw na ito. Tingnan mo pare, oh. Naku, ang dami pare. Tiba-tiba na naman na tayo. Oo pare, makakaipon na tayo ng gagamitin natin sa susunod na barangay eleksyon. Ang galing mo talagang mag-isip ng diskarte pare. Alam mo pare, gusto kong mas dumami pa ang malilikom nating pera. Nako, may naisip ka naman pare. Ano yon? Magdadagdag tayo ng nurse na makakasama ni pare Rehinildo na magpapatak ng Peking bakuna. Magdadagdag ng nurse? Nako, saan tayo kukuha ng nurse pare? Ang naiisip ko nga pare, ikaw yung isa. Ako ah? Nako, hindi naman ako nurse pare. Wala akong kaalam-alam sa trabahong iyan. Bakit? Sakala mo ba, nurse yung isang babae na nagpapatak ng Peking bakuna? Nako, nakasuot ng damit pang nurse eh. Ay, sino ba yun ah, pare? Nako, napakahina pala ng paningin mo. Hindi mo man nakikilala yan. Si Aling Insyang yun! Anak, si Insyang? Aba, hindi ko nakilala. Parang tunay na nurse. Aga, baka crush mo. Anak ko, pare. Hindi, oh. Oo, pare. Kaya ikaw ang tutulong sa kanila para dumami pa ang pera natin. Anong gagawin ko, pare? Makinig ka, pare. Ipapaliwanag ko kung anong gagawin mo. Makinig ka! Friend, napansin mo ba ang mga napakaraming tao sa bayan ni Kagawad Asyong? Oo, friend. Lalong dumami. At saka, tatlo na palang doktor na nagpapapatak ng bakuna doon. Oo, napansin ko rin yon. Tatlo na rin ang pila ng mga taong nagpapapatak ng bakuna. Saan kaya galing ang mga doktor na yon? Ewan lang. Ay, alam kaya ni Kapitan Karyo? Palagay ko, hindi pa. Kung ganun, sabihin natin sa kanya pagdating niya para alam din niya. Embreng, magawalis ka naman dito sa harap ng barangay hall. Ay, ha? Andiyan na pala si Kapitan. Ipaparating natin sa kanya ang napansin natin.
ano ka mo, Veronica? Tatlo na ang doktor doon sa bahay ni Kagawad Asyaw? Opo, Kap. At lalong dumami ang tao na nagpupunta. Eh, tatlo na pala. Bakit hindi man lang sinabi sa akin ni Kagawad Asyaw? Parang hindi mo pa alam ang galing ng Kagawad Asyaw na yun, Kap. Lagi ka naman niyang binabypass. Eh, hindi pwede ito. Kailangan ko siyang makausap. O sige, kung kakausapin mo siya, sasama kami ni Pining, Kap. Eh, kwan, kahit hindi na kayo sasama. Sinabi nito, ambring lang ang sasama ka. Ikaw ang bahala, Kap. Pero mas maganda sana kung isasama mo kami ni Pining. Oo nga naman, Kap. Isama mo na kami ni Veronica. Eh, sige na nga. Kailan natin siya pupuntahan, Kap? Kailan ba? Eh, kwan, kakausapin ko siya sa lalong madaling panahon. Pare, ang dami na nating pera. Pare. Limpak-limpak ang pera natin ngayon. Nakakapagod din pala ang magpatak ng Peking bakuna. Ha? May mga mabaho ang hininga. Eh, pare, huwag mo lang iintindihin yan. May naisip na naman akong paraan para mas dumami pa ito. May naisip ka na naman, pare. Oo. Ano yon? Magdadagdag na naman tayo ng nurse para lang dumami ang koleksyon natin. Saan ka naman na kukuha ng tao, pare? Eh, marami dyan. May naisip na ako na idadagdag natin. Sino, pare? Sino pa? Di si Boy? Baka hindi niya alam ang gagawin, pare. Mabubuking lang ang racket natin, ha? Madali lang naman ang gagawin siya eh. Tulad ng ginawa mo. Magsuot ka lang ng puti. Pigain mo lang sa bibig nila yung Peking bakuna na tinawag ni Pari Reggie na OBB, o Oral Virus Vaccine. Ganun lang yung kadali, pare. Di ba? Mautak ka talaga, pare. Nako, pare. Paano mo naisip ang mga ganyan? Likas lang na matalino tayo, pare. Pwera ka, ha? Ano? Kaya punta mo na si Boy. Sabihin mo na gusto ko siyang makausap ngayon din. Sige, pare. Lalakad na ako para makausap mo na kaagad si Boy. Boy Kusay. Si Buyas pala. Bilisan mo, pare. Oo, mabilis na nga ito eh. Nako. Inyo kaming kabuti na malala ng karamdaman ko. Kap, tingnan nyo, lalong dumami ang tao. At saka tingnan mo, apat na ang pila. Ang ibig sabihin yan, apat na ang doktor. Opo, Kap. Kagawad Gusteng, tawagin mo nga si Kagawad Asyaw. Sabihin mo, gusto ko siyang makausap. Sige, Kap. Ora mismo. Kap, tingnan mo, ah. Bawat pila may naniningil, tapos may mga kahon sa tabi. Doon inilalagay ang binabayad ng mga nagpapapatak ng bakuna. Oo, napansin ko nga eh. Kung gano'n, ginawa na nilang negosyo ito. Akala ko libre lang. Yun pala, may bayad. Kailangan malaman ito ni Mayor Kagaw. Oo, Kap. Dapat na i-report mo na ito sa kinauukulan. Kapitan! Kagawad Gusteng, anong sabi ni Kagawad Asyong? Lalabas na ba siya? Hindi, Kap. Nagalit siya sa akin eh. Inumakan niya ako ng suntok sa baba ko. Aba! Bakit? Ano bang sinabi mo? Kore, wala pa akong nasabi sa kanya. Bakit wala kang nasabi? Ano bang nangyari? Pagkakita pa lang niya sa akin eh, tinitiganan niya ako. Nang napakatalim. Ano? Kwen,
Tarantado mong talagang aso na yan, ah. Halika, tayong dalawa na lang ang kakausap sa kanya. Oh, mabuti pa nga, Kap. Tayong dalawa. Halika, Veronica, samahan mo kami. Nakakausap sa kagawad asong na yan. Opo, Kap. Kaya na ang pamasahin ko, ha. Wala kasi akong dalang pera ngayon. Okay lang, Veronica. Sige, alis na ka. Susundin ko pa ang misis ko. Sige, kuya. Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Ay, nandito na si Veronica. Ang langkit ng titig ni Kuya Nodi sa kanya. Oh, friend, nandito na pala kayo. Kumusta ang lagan yun ni Kapitan? Ay, nako! Kamuntik na silang mag-away, Pining. Ha? Bakit? Sabi kasi ni Kagawad Asyong, pakialamero daw si Kapitan. Eh, sabi naman ni Kapitan, dapat lang daw na makialam dahil siya ang purong barangay. Dapat lang na usisahin ni Kapitan dahil tatlo na palang doktor doon. Hindi alam ni Kapitan. Ay, hindi lang tatlo, Pining. Nadagdagan ng isa. Apat na sila ngayon eh. Kaya apat na rin ang pila. Ha? Apat na? Saan galing na naman yung nadagdag na doktor? Ewan ko ba kung saan ang galing ang mga yun. Nasaan si Kapitan? Bakit di ko napansin? Eh sabi niya, pupunta daw sa munisipyo. Kakausapin daw ang municipal health officer. Tatanungin kung may approval daw siya sa aktibidad ni Kagawad Asyong. Pare, napansin ko si Kapitan kanina. Ano bang napag-usapan ninyo? Nainis ako sa kanya, pare. Ah? Bantakin mong parang investigador, na? Na dami-daming tanong. Ano ba ang tinanong niya, pare? Tinatanong ako kung saan daw galing ang mga doktor na yan. Sabi ko, wala siyang pakialam daw. Anong sabi niya, pare? Gusto nyo niyang makilala kung sino-sino at kung saan galing ang mga doktor na yan. Kasi si Pari Rehinildo lang ang kilala niya daw. Ganun ba? Hayaan mo na ang karyong na yun, pare. Alam mo, may naisip din akong paraan para lalong dadami ang income natin. Ha? Ano yung naisip mo, pare? Magdagdag tayo ng nurse. Diba? Parang mautak ka na rin ngayon, pare. Oo naman. Sino naman ang gagawin mong nurse na idadagdag? Ah, hindi ako pwede, pare, ha? Inuunaan lang kita. Maligir ako rito. Talagang hindi ikaw, pare. Mabuti naman kung gano'n. Sige, sino yung sinasabi mong idadagdag natin? Sino pa? Di sina Ambreng at Benito. Gagawin niyo kaming nurse? Hindi namin kayo kagawad. Wala kaming alam dyan. Ay, nako. Madali lang ito, Benito. Magpatak lang kayo ng piking bakuna sa mga gustong magpagamot. Ha? Kuni. Talagang wala kaming alam dyan kagawad eh. Hindi namin kaya. Sayang. Ang pagkakataon para kumita rin kayo. Magkano lang bang honorarium ninyo? Sa pagka-CBO? O may maliit lang, hindi ba? 1,000 kada buwan? Ay, nako!
paano kayo aasinso niyan, ha, Benito? Ha? Naku, parang hindi namin kaya kagawad, eh. Kahit pasasahurin ko kayo ng 1,500 kada araw. Oh, ayaw ma? Ha? 1,500 kada araw? Kagawad? Eh, oo. Ano? Sabihin mo kung ayaw mo. Para magkapaghanap na ako ng iba dyan. Maraming nangangailangan ng pera ngayon dyan. Huh? Ay, kukwan. Sino nagsabi ng ayaw namin kagawad? Sige, kailan kami mag-umpisa? Ha? Kailan kagawad? Ay, ano yung sinabi mo, Benito? 300 kada araw ang ipapasildo sa atin ni Kagawad Asyo. Ayaw, pare. Ano? Payag ka? O hindi? Para alam ko, kukuha na ako ng iba kung ayaw mo. Sige. Ay, nako! Na sinong nagsabi sa'yong ayaw ko, ha, pare? Gusto ko? Nako! Malaking halaga na yung 300 kada araw. Ayos. Umayag siya sa 300 kada araw. Ha? Akin na yung 700 isang araw. Kaya magiging 1,700 ang kikitain ko araw-araw. Matinig ka rin talaga, Benito. Ay, may sinasabi ka ba, Benito? Wala! Kwan, halika na. Ha? Punta na tayo sa bahay ni Kagawad Asyong para makapagsimula na tayo. Oh, ayan. 369,000 na lahat ng naipon nating pera, pare. Malaki pala yan na, pare. Ay, oo, pare. Itatago ko muna ito sa bolt, ha? Saka na lang natin hati-hatiin ito kapag tapos na ang gamutan, oh, di ba? Ikaw ang bahala, pare. Teka lang. Kasama ba sa hatian yung apat, ha? Ha? Sinong apat? Kwan, sinabunding, iinsyang at yung dalawang bago, sinaambring at Benito. Ano ko mo naman, pare? Hindi sila kasali sa usapan. Arawan sila. Kaya tayong dalawa lang ang maghahati dito. Paano na si pare Rihinildo, ha? Wala ba siyang share dyan? Bibigyan din natin ng konti lang para malaki ang paghahatian natin. Ayos, pare. Mauta ka talaga. Benito, Ambreng, nasan kayo? Ambreng, Benito! O, Kap! Kanina ka pa sigaw ng sigaw. Inaanap ko sina Ambreng at Benito eh. Bakit parang hindi na yata nagre-report sa akin ang dalawang yaon? Napansin ko rin, Kap eh. Ano kayang nangyari sa dalawang yaon? Sasama ko na sana sila sa bayan eh. Anong puntahan niyo sa bayan, Kap? Kausapin ko ang municipal health officer. Gusto kong malaman kung may approval siya sa aktibidad ni Asyong. Kap! Kap! Pineng! Anong balita? Naku, Kap. Yung dalawang CVO natin, ginawa na ring nurse ni Kagawad Asyong. Thank you.
Paano kaya ang gagawin ni Kapitan Karyong sa nalaman niyang balita? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Dalubhasa sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!